guys, it's Faye, and welcome to Do It With Faye. So hi, hindi ko alam kung paano to simulan, but hi, I'm Faye, and welcome back to my channel. So, this is my first video since mag-re-open ako ng YouTube channel. As you can see, I have another video which is a birthday vlog, but ilang like 1 year ago na ata yun. So this time I'm back at it again to show you my new contents for this channel. So I'm back because some of my friends requested for me to bring back my channel so that I can post my tutorial videos of my DIYs. If you don't know, I have made some DIYs before and I posted it on my Facebook account. But since some of y'all requested it, that's why I'm here speaking awkwardly. So before we get started, I want to introduce myself first. Hi, I'm Danica Faye. I am 17 years old and I am from Davao City. And if you're wondering why I'm not speaking in Bisaya, so alam ko na ang awkward kong pakinggan mag-Tagalog siya mag-English, pero I'm open kasi for national viewers. Meaning, I am hoping na sana may manood ng videos ko all over the country. So, hindi ako magbibisaya sa channel na to. Puro Tagalog at English lang. So, please bear with me kahit ang cringe pakinggan. Please bear with me. So, ang short lang ng video, di ba, kapag i-introduce ko lang yung sarili ko. So, may naisip akong content. At ito na yon. Today is Friday, June 25, at magkakaroon ng pool party sa bahay. And I don't think that I have something to wear for this pool party. That's why I decided to make my own swimsuit, but in just 30 minutes. So pag nagtatahi ako, minsan umaabot siya ng 5 to 7 hours. But this time, I will try my best to do it in just 30 minutes or less. Let's start this challenge now. So, ito na yung ita-transform natin. Actually, dress to. Kaso, ginupit ko yung upper part kasi ginamit ko sa isang project. So, ito na yung gagawin natin. So, here's my plan. Gusto ko siyang gawin shorts tsaka top. So, inuuna kong igupit yung shorts kasi mas maraming tela yung kakailanganin niya. Tapos, yung sobra, gagawin ko na lang top. Nagmamadali ako, hindi na ako gagawa ng pattern para sa shorts. Kukuha na lang ako ng shorts ko at gagayahin yung pattern niya para mas madali. So, ang gagawin ko lang para sa shorts is tatahiin yung sa bottom part. Heto na siya after matahi. As you can see, medyo maluwag siya sa waist, kaya tatahiin ko siya para mag-fit pa sa akin. Transition! So, heto na siya. Tapos na ang ating shorts. Ngayon, pupunta tayo sa top. So, dito, pinapakita ko sa inyo kung ano yung magiging plano ko sa top. So, yung top natin is sobra lang dun sa ginupit natin kanina sa shorts. So, ang ginagawa ko dito, ginugupit ko yung gilid para maghiwalay yung piece. So, yung first piece natin is gagawin natin yung body talaga. Habang yung isa, gugupitin natin para gawing ruffles. Make sure na yung right side ng ruffles is naka-face sa wrong side ng body mo para pag binaliktad, parehong right sides. At this point, pwede mo na siyang lagyan ng foam. Lalagyan ko talaga to sa akin kasi sobrang nipis ng tela na ginamit ko. And we're done! This outfit took 23 minutes and 41 seconds to make without the filming sessions. So here's how it looks. So that's it for today's video. Thank you for watching.
And I hope you enjoyed it. Please give a like and subscribe to support me. Kasi, alam mo yun, yung may magsusupport. See you next Saturday. Bye!